Oo, so... Anyway... Malupit! Malupit to! Malupit! Yes, malupit na malupit talaga. So again, guys, this is the first match of the day natin. Black Lease Rivals versus Sea Slayers. And so far... ano ba magandang ano dito sa umpisa nila dito? Kung anong ikot? Okay, so first, mag-i-easy cast red kagad muna. Siyempre, may na si Lina. Medyo safe muna ang gagawin ng Blacklist Rivals kasi yung Yishun Chin hindi siya kagaya ng Kimi, hindi siya kagaya ng mga ibang funnel na mabilis kumuha at kaya mag-solo agad ng minion. So ang gagawin lang muna ni na Riddler dito kukuha muna ng safety net, magki-claim muna sila ng mid, kuha sila ng Little Wanderer, and then just lean towards Riddler na alam mo yon kahit paano lumakas in the late game. So this is actually I think good for both of the teams kasi nakuha nila yung kanya-kanyang objective. Nagkatalo lang sa Little Wanderer kasi if I'm not mistaken, dalawa ang nakuha ng Blacklist Rivals. Yes, totoo. Dalawa yung nakuha nila. And given ang lakas nung haras nung nagawa sa kanila ng X-Board, kanina doon kay RB, which is the Carmilla, then as well doon kay Esmeralda nung papunta siya ng top lane. So far dito, ladies and gentlemen, dikit pa naman sila. What ang pinakamagandang tanong dito is sino yung mas makakapag-execute going sa first turtle natin? Ako, I'm suggesting dito, looks like Blacklist International has the upper hand sa early game. Unless na lang siguro that the Lancelot could be able to do flashy moves sa kanya. Oo nga eh. Depende to kasi sa tingin ko parehas din may capability mag pick off ng mabilis. Mas lamang lang yung range ng Blacklist Rivals dito pero mas nagiging safe sila maglaro. Again, yung global presence nila, global damage, the Yishun Chin ultimate can do a lot. Para kang merong isang sobrang layong feather airstrike sa Yishun Chin. Pero it all depends on your physical damage. Kasi I think yung ultimate, yung habol nila dito. Yung habol nila dito is yung crits and yung damage mismo ng isang Yishun Chin. But as I say this, Rob, mukhang may laban sa baba. Mukhang may laban dito sa baba. They're already cutting lanes dito, mga kaibigan. And probably, pero mukhang sila yata yung maiipit sa hamburger nga yata dito. First Blood going dito to the Blacklist Rivals. Patay doon yung YSS. May kasunod pa nga. That's gonna be RB. Pana, tumama. Dalawa, tatlo yung namatay dito para sa Sea Slayers. And that was a very huge mistake para sa side nila. Naipit sila doon parang manjin. Na-sandwich method sila. And masyado silang nag-commit doon sa bottom lane. I think it's okay kahit papano yung decision pero unfortunately wala silang nakuha, Kuya Rob. Maski isang tower, hindi nila nakuha. So, napakagandang trade nun para sa side ng Blacklist Rivals. It will amp up their gold lead by 700 and baka this time makita na nating umarangkada yung Kufra, yung Lunox at yung Selena, si Kayla, si Azzy at saka si Zane para mabigyan ng space ng todo pa itong si Kuya Riddler. Totoo. I mean, regardless dito si Riddler, pero alam mo yung medyo core lang yung maging farm niya rito. Pero ang nakakatakot kasi dito sa side ng Blacklist Rivals is that si Zane yung halos nakakakuha ng farm. He actually get one kill. Pero ito, mukhang iipitin nila. Mukhang babawi pa sila dito. They're looking forward for Riddler. Pero hindi, mukhang sila na naman yata yung may ipit. Ang gandaan ng rotation dito. And kita na rin sila as well. The arrow will not connect, but the ejector will be there. Azzy, pero with a flicker out, mga kaibigan. Pero brilliance muna para sa ating Lunox. And that's gonna be the end of the engagement. So far, hindi pa rin nakakahanap ng pambawi dito ang Sea Slayers. May onting jitters doon sa attempt ng Sea Slayers on getting the bottom lane. Sobrang ganda nung ginawang ultimate ni Yishun Chin, ladies and gentlemen, just to spot out heroes to be safe on the bottom side. After the Mountain Shocker, nakita na sila kagad ng Blacklist Rivals. Easy Mamba out para kay Azzy. And then sila na ngayon ang mag-i-engage. That is the kill na para sa side ng Blacklist Rivals. Wala pa rin bawi ang Sea Slayers, Kuya Rob Luna. Wala pa rin ba away talaga? I mean, ako talaga, personally, I really like their pick dito pero hindi nila masyado itong nai-utilize in terms of the rotation. Parang ano eh, alam mo yung nag-aantayan sila sa gagawin nila. They want to go, gusto nilang i-pick up dito si Riddler sa baba pero parang they're also hesitant as well na pumasok or mag-dive. Then, suddenly,
sa rotation, naaabutan sila sa ikot, naiikutan sila ng Lunox, and given nga, like sabi mo kanina, si Riddler dito masyadong cautious, isang ultimate lang niya, nare-reveal niya na yung mga kalaban. Definitely, napakagandang global. Pre, parang labanan nga ng global ngayon eh, no? Oo. Blacklist, syempre international sila eh, global talaga. Ang parang ano eh, parang ang nangyayari dito sa Blacklist, they know na yung win condition nila is to be safe. And yes, ang nangyayari, si Slayers, sila yung nagtatry mag-engage, pero na ang dilema nila, alam ng Blacklist na ganun yung mangyayari. So, yung ginagawa ng Blacklist, binibait out muna nila hanggat sa mag-overextend yung Sisters. And then, tsaka sila go-go. There you go. Ayun, yung tinamaan ng boat, mga kaibigan, riding the boat, pero the Lancelot, Tordros will counter it out. Pero ayun, si Zane, popping the Chaos Vaults, gets the double kill. May counter go para dito kay Esmeralda. Shut down, but Leviathan is there to help his allies. 3-4-2 exchange, I think. Lamang pa rin doon ang Blacklist, Kuya Rob. Oo, lamang pa rin doon. At mukhang may invade pa magagana. Pero na retry naman dito ni Miracle. Pero wala pang milagro na pinapakita dito ang Sea Slayers, ladies and gentlemen. Ang nangyari doon, sa totoo lang, eh, masyadong nag-overcommit na yung Blacklist International. Pero one thing is for sure, yung carry nila, which is si Riddler, eh hindi pa rin nila dito magalaw. Hindi nila magalaw. Ang ganda pa ng initiation. Hindi ko actually na foresee na pwede nga pala gamitin yung turtle ship ni Kuya Yeshon Shin for the stun. And with that, interesting, no, kasi at least nagkaroon tayo ng onting variety on this tournament na merong isa nga palang carry na kaya mag-stun ng ganon, no, with the turtle ship. So interesting, man, Blacklist Rivals, pinapakitaan tayo ng something new. And this time, looking at their attributes right now, ang taas na ng physical attack ni kaibigang Riddler. It's 463 against 390. So lamang siya dito ng around 80 damage laban kay Lancelot. Exactly. And ni Raquel. Oo, tapos given na meron pa siya rito, I mean, rage pa to ha, si Riddler. So, magiging dilemma ngayon dito, but mamaya na yan, dahil yung araw ni Kayla tumama na naman, meron may dedicate sa panel, it's gonna be going down for the Jawhead, mga kaibigan. Another arrow will not connect, pero si RB dito, mapanganib, papasok ba dito sila Kayla, pero may solo kill doon sa ibaba. Lunox will be taking down G-Easy. That's gonna be too easy para sa Lunox. Too easy, pero wala siyang TZ. It is Zane. Yes. Ladies and gentlemen, giving this team the opportunity to put this to a snowball game. Dahil 10-2 pa rin ang score. And man, in terms of range, in terms of firepower, lamang na lamang na ang Blacklist Rivals, Kuya Robby Luna. Mega kill na nga si Kuya Riddler. And man, with this type of power spike na meron si Zane, even though namatay siya, napakasakit na niyan. Kaya niya na i-1-on-1 yung Jawhead pati yung Uranus mamaya. Exactly. Oh. Pero yun na, medyo nakabawi sila. Pero patay pa rin dito si RB. Sunod na rin dito yung 69. Baliktaran pa nga. Pero mamamatay pa rin sila dito. But almost a wipeout dito. Wala lang doon si GC. Pero I guess malabo na. Para sa akin, ayoko sabihin na wala ng chance. Pero sobrang liit na lang ng chance dito na makabawi. Well, wala pa namang Lord. They could be able to pull it through. Yun nga lang kasi, the main difference dito, parang man, is that wala sila ditong marksman. They don't have a hyper carry na pwede mong asahan na kahit i-turtle out natin, patanggalin natin itong laro, we have something or at least a chance. Now, kung ganito yung nangyayari for your Lancelot as early as this game, malabo na talaga. Malabo na talaga makabalik dito ang Sea Slayers. Medyo mahirap-hirap na, no? Kumbaga, parang mga nasa 8-2 ang ratio of probability na pwedeng manalo. Kasi yung Lancelot, yes, actually, pwede rin siyang maging ano, parang backup na carry talaga. Pero hindi siya kagaya ng Claude, ng Ling na talagang mabilis, no? Kuya Robby. At saka, ano, yung lineup dito ng Sea Slayers, hindi sila pang Wombolicious. Oo. Yung ano nila, hindi explosive, parang mas skirmish na paisa-isa lang yung lineup nila. Ang nangyari, sila yung iniisa-isa. Ayun na nga. Grabe yun. Grabe, no? Grabe talaga. Pero that's one main reason siguro why they prioritize dito yung Selena. They want to have, yung rotation nila, swak na swak the way yung pagkakaikot nila dito sa mapa na to.
sobrang bilis ng laro na to. This can be 10 minutes. This might probably it, paring Manjin. Mukhang hindi na nga yata gustong depensahan pa to na si Slayer, pero subukan nilang pumalag. With a falling star mo na pagtalong dito ni LJ, yung mga matay ba? Ay, stop it. Pero masyadong mainit dahil papasukin nila doon sa ilalim ng tore. Oh my God. That's gonna be another down para sa side ng si Slayer at hindi pa huminto ang Blacklist Rivals. Grabe, man. Decision Shin pick is something else. Ang interesting kasi meron nga palang crits ang Yishun Shin. So magandang counter din siya for the tanks. Interesting game. Blacklist Rivals taking game number 1.